Hello, mga katiyak. This is Ethan Craftsmanship. This is a review for Mechanical Alliance WAPS Agent Oversized Off-Road Bumblebee, a Transformers Studio Series 57 Oversized. Yun ang box niya. Ang nakasulat na hindi natin maintindihan, i-open natin ngayon para makita nyo kung anong nasa loob. Yan ang box niya. Makikita mo magandang artwork niya. Ilalabas na natin siya. Wow! Eh di wow! Ang ganda, di ba? Kasama ang blaster niya. Ito yung kasama niya manual. Napakaganda ng pagkagawa ng manual niya, yung artwork. Napakalinaw. Na talagang step by step, talagang masusundan mo siya. Hindi siya mahirap i-transform. Figure itself, kung makikita mo, glossy siya. Pwede mo siya tingnan. Bawat details niya maganda kung titingnan mo lahat. Kaya yung sa mga mahilig mag-paint, magandang i-paint to kasi dami niyang details. Pwede mong lagyan ng kulay doon sa gusto mong kulay. Ito yung blaster niya. Yan ang weapon na kasama niya. Na nai-store din yan pagka nasa vehicle mode na siya. Yan ang robot mode niya. Makikita natin lahat ng ang gulo ng figure habang umiikot ang rotating base. Malaki ang figure na to, mga bossing, nasa around 8 inches. Kaya pwede siyang isama sa mga collection niyo ng mga oversized. Marami rin ako mga oversized kaya kumuha ako ng ganito para meron akong ganitong version. Kung nagtataka kayo bakit may mga tilawak na manok maigay, nandito kasi ako sa labas ng bahay habang nagre-review. Bes ko ang hangin. Ito ang ang vehicle mode niya. Yan ang unang-unang step, ibababa mo yung pinaka salamin niya, tapos tatanggalin mo sa may braso niya. Meron siyang tab doon, yun, no? Nakita mo yung tab niya, nakapasok na magkabila yan. Iaangat mo siya para magkaroon ng clearance pagkaya mo. Second, yan yung sa gilid niyan, may tab rin yan, naka doon sa pinaka tights niya, sa hita niya may tab dyan. Natanggalin mo. Mahigpit ang pagkakabit, lalo pagkabago pa lang. Ganyan talaga pag malaki oversized, medyo mahigpit ang nila. Yung sa likod, yung sa may gulong, spare tire, paghihiwalayin mo yun, sabay paghihiwalayin mo rin yung pinaka niya. Yan ang magiging legs niya pagka nahiwalay. May mga tab sa gilid dyan na makikita mo. Yung sa gilid ng side na sa may tapalodo, yan, iaangat mo lang yan para ma-release mo yung foot niya. I-re-release. Medyo may foot mga bossing. I-rotate mo yan. Iaharap mo sa likod. Ganun rin gagawin mo sa kabila. Iikot mo rin yung pinakapaa niya. Yan, dahan-dahan. Pagbago figure, kailangan dahan-dahan talaga. Tapos yung sa upuan, yung likod, sandalan. Yun. Ibababa mo yan. Saka yung hahanapan mo ng anggulo na hindi ka mahihirapan sa pagka-transform. Yan. I-rotate mo rin yan para pumunta doon sa kabila.
Tapos yung gulong, ya ano mo lang, hindi sasama yung pinakatapalo doon, yung gulong lang ya ano mo. Dahan-dahan kasi ako pagka bago ang figure. Ganyan kung tinatransform. Kasi pagka may bagay na na ano ka, nabigla, ay hindi mo na may babalik. Mapuputol. Yan, may tabo niyan dyan. Maglalaki yan dyan. Ganun din sa kabila yung gagawin mo. Yung sa sides, pinakpintuan, buka, ikot, collapse, o collapse yung gulong, paharap sa'yo, tapos yung tabron, may tabron, ilalak mo. Maglalak yan, lalagay mo yung pinaka pintuan doon sa ano, sa panel ng pintuan sa gilid. Kaya di buo na ang ano, buo na ang pit section. Ayan, i-face forward mo yung ano, yung arm. May tabian na yan, nakita mo yung isa sa papasok para maglalak siya rin. Ngayon, ito naman yung sa may pinaka hood ng sasakyan. Pag sa gilid mo buka, mahirap sa harap mo kukunin. Para may sama, ayun, marireveal na yung head niya. Kating align-align. Kasi hindi mo dapat pinipersa sa lahat ng bagay. Hindi nakukuha lahat sa persahan. Yung manibela, ipoposisyon mong ganun. Hahanapin mo yung... Memang kasi may mga hidden tab misa ng mga ano eh. Yan, tignan mo, binubuka ko pero ayaw. Kasi meron siyang dalawang tab dun, nakatab siya rin, nakalock siya rin, magkabila. Yan, diyan mo siya kukunin. Tignan mo, pagka nabukas ang sikwat mo na dyan, yun, sasama mo siya. Pag naibuka muna lang ganun yun, yung pinaka ano niya, pinaka shoulder niya yan, dahan-dahan mo bubuka rin para magkaroon ka ng clearance para mailabas mo yung taas ng hood. Ibubuka mo rin patalikod, tapos yun, pwede mo nang ilabas yung ulo, yung ulo ni Bumblebee na nakatingin kung saan. Meron siyang ano, meron sa gilid, yun yung nasa gilid, yung pinakamagiging chest niya. Ilalabas mo rin yan, magkabila. Tapos, yun, ibabali mo, papasok. Papasok dahan-dahan. Kasi maano yung clear, may matatabaan ka. Kaya dahan-dahan, sa lahat ng bagay, di lahat kinukuha sa madalian. Malaki possibility na masisira mo yung figure pagka nagmamadali ka. Yan, dahan-dahan, yung inaano ko na, ina-align ko diretso kasi yung pinaka top sa hood, yun yung naglalak sa kanyang dalawa, yun, ayun, no, tingnan mo, inipit niya na para maging stable siya. Yung nasa likod, yan, ibabali mo rin, papasok. Para malinis sa harap at tinignan mo. Tapos yun, i-squeeze mo para pumasok ng diretso dun sa may ano, gilid. At yan, pupusisyon mo na yung chest niya. Yan, tingnan, nag-lock na. Align-align. Palaging ganyan, palagi din nawawala yung pag-align pagka nagtatransform ka. Ayan yung head, ibababa mo ng ganyan. Ayan, nakatingin na siya sa atin. Ayos na, diba? Diba ang pogi? Ang pogi ni Bumblebee, oh. Yung pinaka-spare tire niya, ibabali mo rin, papasok sa loob. Tsaka multi-twist yung pinaka ano niya, braso niya, para sa harap, paharap sa'yo.
Sibukan mo ng konti at itayo mo na. Okay sa buo na. Di ba? Hindi siya ganun kahirap i-transform. Kaya lang ako talagang pag nagtatransform ako, hindi ako nagmamadali kasi mahirap pagka may possibility na mababalian ka ng mga tab niya. Yan yung blaster niya. Yan, maganda rin yan, kaya lang kulang lang talaga ng paint. Yan, ihahawak mo na sa kanya yung weapon niya. Yung tab na ipapasok mo lang sa sabis mong kamay niya. Medyo mahigpit yan, kaya itutulak mo, tingnan mo. Minsan gumagamit ka talaga ng force ng konti sa mga bagay na alam mong hindi ka na madadamage yun. Nakikita mo na igagalaw mo yung braso niya. Marami rin articulation ko. Yung head, pwede siya tumungo sa harap, from left to right, yan. Braso, yan. Nababali mo yung pinakabraso niya. Kahit sa paa yan, yung pinakatuhod niya yun. Ito ang pinakasagad niya na sa tatama niya yung gulong. Yung pinaka sa paa niya mismo, na i-twist-twist mo. Yung paa niya, yung pinaka-toss niya, die-cast pala yung mga bossing, die-cast. Ulo, yan. Na ipoposition. Meron din siyang ano, waist rotation. Hindi naman. Meron, may mga articulation siya. Okay naman. Saka may, medyo mahigpit rin siya dahil bago pa lang. Mahigpit. Pwede mo siyang iposition doon sa gusto mong pose. Yan o. Oh. Diba? Tayo ka. Tayo. Tayo. Yan. Babalance mo lang. Pwede na natin panoorin siya na umiikot para nakikita natin yung lahat ng angulo niya. Palay kong nababanggit yung angulo, yung angle. May mga toys kasi na maganda sa harap. Eh, yung iba, di-display mo yung toys mo palagi na sa harap. Pero maganda rin kung umiikot siya, nakikita mo lahat ng angle niya. Side, sa likod, tagiliran. Yan, makikita mo yan, comparison niya naman ng height ng KBB na Bumblebee naman yun, oversized din yun. Yan ang KO ng masterpiece na Bumblebee. Malaki siya, ikukumpara mo rin, mas mataas siya. Siguro mga around 1 inches siguro ang taas niya. Kulang sa 1 inches. Ang ganun. Kung i-straight mo talaga sila. Pero okay na rin kasi maganda itong i-pares doon sa LS-13. OEM Bumblebee Transformer movie. Maghihintay na lang tayo na may lalabas na oversize na ano yan. Yung Camaro. Yan ang mga comparison nila. Ito na sa rap. Diba? Parehong maganda. Yung isa oldies. Yung isa new, parang ganun yung design. Ayan si Sam Ricky. Siyempre hindi rin mawawala yung partner niya, si Kayla. You know, galing yan sa mga na Human Alliance na Transformer version. Comparison yung height ng mga figure, makikita mo kung gano'n. Kung meron kang mga small figure na ganyan na ano, gal sa Human Alliance, so, nakukompare mo kung gano'n kataas yung mga figure na nakikita mo sa screen. Kasi mga oversize, kung mahilig kayo sa oversize, yan yung ano, kung makita mo yung mukha ni Sam Witwicky, yan yung mga pagbabasya mo na parang realistic siya na pwede siyang sumakay. Diba?
hindi mo siya pwedeng isama sa mga ano, mga figure na Boyger at saka ng Deluxe, dahil maliliit yung mga yan. Itong sa Human Alliance, parang kung titignan mo, masterpiece or oversize, pwede sila. Sa masterpiece, parang naliliitan pa ako eh. Kaya maganda yung meron kang ganyan, pinagkukumparahan. Kaya sa mga gustong bumili ng ganitong toys, alam na nila yung i-expect nila kung gaano kataas yung toys pagka meron silang mga ganyan pagsusukatan na mga figure. Ikot uli natin para makita ang mga angulo. Box fire, Human Alliance din yan. Ganda ng motor na yan. Tagal po na ganit ng ganyan. Salamat na kapot. Ito naman yung motor ng Kayla. Sama niyo si Skids sa Human Alliance. Putan natin para makita natin yung angulo. Yan si Jazz. Yung Human Alliance din yan. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. Stop till I hear him say. Up again, I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say.